Ilaw ng Tahanan ni Policarpo L. de la Cruz. Sino ang matapang na sumuong sa 1,000 bagyo? Sino ang nagsapalaran ng sariling buhay, isang paa na sa hukay? Ilaw ng tahanan, palasak na kasabihan. Iba-iba ang katangian, iba-iba rin ang katawagan. Matiisin, mapagkalinga, lahat kanyang ginagawa. Lahat ito'y babatahin, kahit pa magkanda ko ba. Anumang pagod at puyat, hindi siya paaawat. Mapakain lang ang pamilya ng sapat upang tuluyang hindi mamayat. Siya sa atin unang nagturo, gumapang, gumabay, tumayo. Sa madaling salita, siya ang ating unang-unang guro. Lahat siya sa tabang ng Diyos nag-arkitekto. Sa mga tamang landas, walang liko, gusto niya idiretso. Dahil sa pagmamahal niyang puro at pino, lahat ng serbisyo, ibinigay ng todo, walang reklamo. Ultimo sa pagkain, isusubo na lang, ililipat pa sa bibig mo. Sa damit na susuotin, konti mang gusto at paplansyahin. Upang paglabas ng bahay, presentable, maganda sa paningin. Ganyang arugay ating hahanap-hanapin. Sa ilaw ng tahanan, pagsisilbing nakasanayan natin. Subukan sila naman ay pagsilbihan din. Pagmamahal ng isang ina, mahirap arukin. Alam ko sa kalaunan, maintindihan ko rin. Pagiging magulang bilang isang ina, mararanasan din natin. Katulad ng mga gusto at bisyo, lahat kanyang isinakripisyo. Mabigay lang ang inaakalang pagmamahal na gusto. Sana sa mga anak na makakabasa at makakarinig nito, simulan nang pahalagahan ang liwanag na isinasabog nito. Habang nandirito pa sila sa ating mundo, hindi man masabi ng harapan ang pagmamahal nyo, yakap, tapik, at halik, pwede na ang premyo. Sa itinuturing nating ilaw ng tahanan, sino ba nag-imbento? Ah, salamat pa rin ko sino man ito. Basta sa liwanag ang alam ko, meral ko. Hindi mo na ito mamomonopolyo, ang ilaw ng tahanan.